So, ayan guys, yung aming delivery sa plastic. Ayan, meron tayong isang sakong kutsara. Ayan, munggo. Tsaka mga garbage bag, plastic cups. Saka ito, styro cup, yung pang kape. So, ayan. Yung ating deliver sa kanila. Ayan, mag-repack tayo munggo mamaya guys. Tsaka kutsara. Ayan. Mag-start na tayong mag-repack ng munggo. So, ang gamit ko nga palang plastic ay coolers na plastic, yung mamurahin lang. Tapos, ang panukat ko sa pag-repack ng munggo ay iyan, yung baso na disposable. So, meron akong palatandaan doon kung gano'ng karami lang ang 10 piso. So, ang kilo ng aming munggo ay 100 pesos. So, iyan. Yung ganyang karami ay 10 piso lang. At buti na lang ay meron si ER Moya, yun kasama ng mga plastic at namung ko silang paninda. So, ayan, repack tayo para maibenta na natin. At basta na lang kukuha si customer. Nahihirapan kasi pag kikilo-kiluhin pa. So, maganda na ganyang repack-repack na lang. So, ayan, may batang makulit na nangungulit sa akin. At may sinasabi siya. So, ayan guys, kumusta naman po ang inyong araw? Ngayon po ay, tanghali. So, walang gaano mumibili. So, kaya nag-repack tayo ng munggo. And, ayan. Ayan, may nakatikahan si Meses. May dumating na customer. So, ayan. Nakapag-renew na daw siya ng permit. Tinatanong niya kung ako daw ay nakapag-renew na. Sabi ko ay hindi pa, baka next week pa ako pumunta. So, ayan guys, renewhan na naman ng permit. So, nakapag-renew na ba kayo mga kasari ng inyong mga business permit? So, ayan, panahon na naman ng ating mga pag-renew. Kailangan na nating i-renew nang hindi tayo ma-penalty. Sa, ayan, ang anak ko lumapit, narinig kasi na palayas. Akala niya kasi aalis na ako. So, ayaw daw niya akong umalis. Ayan, yapos-yapos siya sa akin. Pag basta narinig niya kasi aalis, ayan, ayun, allergic siya doon pag palayas. Lagi kasi yung humahabol sa akin. Kaya hindi ako makalayas palagi. Kasi lagi siyang sama. So, ayan, asa na ba tayo? So, sa usapang permit. So, ayan, madali lang namang mag-renew. At kumuha ng permit, basta magko-comply tayo sa mga requirements ng munisipyo. So, hindi naman gaanong karamihan ang requirements. Madali lang kumuha, kaya huwag tayong matakot kumuha ng mga business permit. So, syempre, kailangan muna natin kumuha ng DTI, tapos, barangay, sedula. So, yun naman ay, katulad dito sa amin sa Gentry, napakaganda. Yung mga sari-sari store ay libre. Libre ngayon, meron sila ngayong pinatupad. So, last year pa naman yan libre. So, hanggang ngayon ay pinatupad ulit ng aming butihing mayor. So, nakakatuwa. Libre yung mga sari-sari store lang. Maliliit lang na sari-sari store para daw makapag-negosyo ng maayos yung ating mga kababayan. So, kami ay magre-renew kasi para legal tayo guys. Siguro pag okay na yung murder ng pa ako, pupunta na tayo. So ayan. Guys, natulog lang ako ng konti. Ayan, dumating naman yung deliver namin kay Wings. So, andito na pala siya oh. Mga dingdong. Criss cross. Ayan, nag-araya. So, di-display natin guys. Daming trabaho. Ayusin natin para magkalaman na itong ating mga chichiroya. Sarap ng dingdong. So, ito lang ang laman ng chichiroya namin, no? So, ayan na nga mga kasari. So, ako ay natulog. Pinatulog ko kasi yung anak ko. Kasi pag tanghali, kailangan ko siyang patulugin. Kasi nga, nasanay na rin na natutulog siya pagtanghali. So, hindi siya natutulog nang hindi ko siya katabi. So, yun yung problema sa kanya. So, yun yung malaki na. 6 years old na. So, kailangan tatabihan ko pa rin siya pagtulog. So, ayan, ayusin natin tong mga deliveries ni, deliveries ko kay na Wings, ayan, sa mga chichirya, nagaraya, ayan, kasama na yung lahat. So, yung asawa ko naman ang natutulog. So, kami ng asawa ko ay palitan.
medyo tatanghali, mga hanggang alas, mga 3:30 to 4, ayan, pwede pa kaming matulog niyan. Kasi pag 4 to 5 taas na, ayan, medyo madami ng customer. So pag mga ganong panahon, naginagawa lang namin yung mga kailang gawin sa loob ng bahay, maligo, alimbawa, maligo, ayan, mag-relax-relax, matulog, so yan, patulogin ang bata. Yun yung mga oras na ano, medyo walang gaanong customer. So ayan, inaayos ko na nga yung mga chichiria. So meron tayong mga dingdong, ayan. Dumating din yung deliver kay Cheesy, Clover. So ayan ay magkaiba, nagaraya, dalawang ahente yan. So nagkasabay sila, so ako mag-aayos. Andun pa yung mga biskuit na kasama. So ayusin ko na rin para pagising ni ka-business ay tapos na. Wala nang iaayos. So magitinda na lang kami pareho. So ganoon naman eh, tulungan lang talaga para tayo ay ano, maayos. Tulong lang para matapos ang mga gawain. So yan, habang siya natutulog, ayan, natapos na natin itong ayusin. So yung chichiria namin guys ay laging ubos. Ewan ko ba, ngayong malamig ang panahon, napakabenta ng chichiria. So ang hanap ng mga tao ay chichiria. Talaga naman na kahit gabing gabi na ay marami pa rin bumibili ng mga chichiria. So araw-araw yata ako nag-refill ng mga chichiria guys. Kasi nga bumibenta talaga sa amin yan. Napansin ko nga na ano, na kalbo na ang aming chichiria. So yan na lang ang laman, o Clover, Cheesy, Piatus, Dingdong. So wala na gaano. So nag-order na kami kahapon ulit ng mga Oishi product naman. So sana dumating. Ang bilis kasing maubos talaga. So yan, sa isang layer na nga lang, Cheesy na nga lang ang laman, tsaka Clover eh, yung dalawang yun. So ayan, naayos na natin yung mga Dingdong at Nagaraya. So yan ay masarap ding chichiria, mabenta rin sa aming tindahan.